Maganda at mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Sylvia Banaliang, ang Medical Director ng Premier Medical Center dito sa Kabanatuan City. Nais ko po kayong anyayahan na manood at makinig sa pagtalakay ng ating mga espesyalista sa iba't ibang sangay ng medisina hinggil sa mga health issues, mga karamdaman, at paraan ng pag-iingat sa ating kalusugan. Ito po ay isang proyekto na alinsunod sa 26th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Premier Medical Center upang magbigay ng kaalaman sa inyong lahat at upang mapanatili ang ating kalusugan. Ito po ay gaganapin tuwing huling Biyernes ng bawat buwan at mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Facebook Live. Tayo na, atin ang makinig at upang mapanatili ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Heart to Heart Talk. Ito po ay pangalawang lay forum ng ating Premier Medical Center. So, pakilala ko po muna ang aking sarili. Ako po si Dr. Cheryl Radiang Zamora. Ako po ay isang internal medicine sa Premier Medical Center. So, ipapakilala ko din po sa inyo ang ating speaker. So we are blessed today to have Dr. Victor Jonathan Benitez with us. He is a graduate of Doctor of Medicine at Far Eastern University, NRMF, graduate of Internal Medicine Residency in Premier Medical Center. He took his fellowship training in Adult Cardiology at Angeles University Foundation Medical Center. He is also the training officer of our residency training program here in Premier. And currently, he's the president of the Philippine Heart Association Central Luzon Chapter. So, welcome po, Dr. Victor Jonathan Benitez. Thank you for being here with us. Good morning, Dr. Cheryl. Thank you for having me here sa ating programang Heart to Heart Talk sa umagang ito. Again, ako po ay nagpapasalamat sa ating hospital, sa Premier Medical Center, together sa ating medical director, Dr. Sylvia Yang, sa pag-imbita sa akin para pag-usapan yung topic natin for this morning. And good morning sa ating lahat ng viewers. Maraming salamat po sa inyo sa panonood sa ating programa. So, Doc VJ, bagong lahat, dahil February is month of heart, di ba? Month of love. Yes, no, exactly. Siningit natin yung ating heart-to-heart talk ngayon. So ano po ang masasabi niyo tungkol sa heart-to-heart talk natin? Alright, kahit February 28 na, Dr. Cheryl, no? I think last day na ba? Tama ba? Leap year ba ngayon? Last day na. So kahit last day na, so siningit natin ang ating programa, no? Para i-celebrate natin yung heart month na tinatawag natin, no? And lagi ko naman nababanggit sa aking mga previous engagement. So, bakit importante ang heart month? No, it was actually established I think 1976 pa, no, na kung saan dineklara na ang February ay celebration ng heart month. Ito ay upang magkaroon tayo ng mga awareness sa mga sakit sa puso or yung mga tinatawag natin na cardiovascular diseases. Kaya ito ay ni-launch, no, last 1976, if I'm not mistaken, na para sharing. So humabol po tayo, sir, no? Humabol tayo sa heart month natin this yes, year. Yes. Gagawin natin lahat, no, para humabol tayo for the so kahit tapos na ang Valentine's Day. Alagaan ang ating puso, kaya po nandito po tayo ngayon with Dr. Vijay. Okay? To our staff, can we proceed with our lay fora?
So today actually we will tackle about hypertension kasi ito yung sakit na I think sa buong mundo napaka rampant, yung madami siya and patuloy siyang dumadami. So tanungin muna natin si Doc Vijay, ano po ba talaga ang hypertension o ang high blood pressure? Yes, Doc Cheryl, no, actually I agree with you doon sa sinabi mo. Majority ng mga pasyente na nakikita ko sa clinic ngayon ay ang kino-complain nila ay ang pagtaas ng kanilang blood pressure. No, actually ito ay wala nang pinipiling edad, no? Meron na akong mga pasyente na nasa 20 years pa lang na nagde-develop na ng hypertension. Yung iba naman, majority ay mga elderly patients natin. So kapag sinabi nating hypertension, no, ito yung pagtaas ng ating blood pressure. So yung dugo na dumadaan sa ating mga ugat ay consistently na matataas. At meron nga tayong kasabihan na kung ano nga ba ang hypertension. Ito yung tinatawag natin na silent killer. Bakit? Kasi minsan, wala silang symptoms na nararamdaman. No? Di ba, Dr. Cheryl, na-experience mo sa clinic, no? 200 over 100 na mga blood pressure nila. Sometimes, magpapa-vaccine lang sila ng COVID-19. And then, magugulat sila, Doc, ni-refer po kasi kami kasi ang taas po ng blood pressure namin. It turns out, wala silang nararamdaman. Ganun nakataas ang kanilang mga blood pressure. Kaya tinawag itong silent killer. Bakit? Kasi tumataas ang kanilang chance na magkaroon ng complications. Andiyan yung mga stroke natin. Kasama na rin dyan yung atake sa puso. At yung iba, nagkakaroon na rin ng mga renal diseases or yung pagkasira ng ating kidney dahil sa hypertension. Okay, actually Doc Vijay, tama kayo. No? Dami pong pumupunta sa clinic na walang nararamdaman, pero yet tayo yung kabado. Actually, ako yung kabado din. Makita ko BP 180 to 200, ayaw magpa-admit kasi wala daw silang nararamdaman. And then, you really have to explain, di ba po Doc Vijay, ano yung dahilan, ba't natin ginagamot, saka bakit natin kailangan pagtuunan ng pansin ang hypertension. Ano po ba yung mga risk factors, ano po yung mga possible complications ng hypertension? Alam mo, ang pinaka-common natin dyan, no, ito yung usual scenario na nakikita natin sa ospital. Yung nakakaroon sila ng stroke na pinatawag, no? Na wherein, no, ang usually tinatanong mo dyan, high blood na po ba yung pasyente natin? And mostly sasabihin ng ating mga relatives, Dok, tumataas na po kasi ang blood pressure niya, no? Parang 5 years ago, 10 years ago. However po, Dok, wala naman pong consultation. Or po pwede na hindi rin sila aware na kung saan kailangan na palang gamutin itong mga klase ng blood pressure nila or yung hypertension nila. Di ba, Dr. Cheryl? Yes po. Sige po, Dr. Vijay. Thank you po doon. So, pwede po ba nating alamin ano po yung mga BP categories para alam nila paano po ang ma-determine nila na high blood na po pala sila? Yes, no? Napaka-importante nung category ng ating blood pressure. Sige po, next slide natin. Pakita natin sa ating mga viewers. So if you would see, meron tayong dalawang sinusundan, na yung tinatawag natin na ACC at DESC guidelines. Okay, magkaiba po ang sinusundan ng ACC or the American College of Cardiology over sa European. Pero kung akong tatanungin mo, Dr. Rochelle, personally, I follow actually the European guidelines. Bakit? Kung mapapansin natin dito sa ating slides, sa ACC, ang hypertension sa kanila ay kapag ang blood pressure ay actually mas mataas na sa 120 over 80. However, dito sa ating ESC, ang kanilang high normal ay nasa 130 to 139 over 85 to 89. So kung makikita natin, meron pa tayong tinatawag na parang borderline, no? And this is where we actually advise our patients na pwede silang magkaroon ng proper diet, weight reduction, alisin natin yung mga risk factors such as yung mga stress, yung smoking, yung mga vaping, and proper management ng other comorbidities. Now, wherein, pwede pa natin mapababa ang kanilang blood pressure. At also, mas pinafollow ko ang the European guidelines sapagkat sa European guidelines, medyo mas flexible sila. Sabihin na natin flexible. At sa sobrang baba kasi ng mga blood pressure ng ating mga pasyente, mostly nakaka-experience sila ng mga panghihina or mga side effects. So for me, mas magandang i-follow ang European over the American, especially sa ating mga
Asian countries. No? So pagpatuloy natin, Dok Sheshe, dito makita natin ang grade 1 hypertension, ito yung 140 to 159 over 90 to 99, at grade 2, 160 to 179 over 100 to 109. So ito na yung mga matataas na hypertension natin na tinatawag. Okay, so actually ako din po, Doc VJ, mas gusto ko yung, di naman sana, pero sa practice ko din, mas dun ako sa European. Kasi makita mo, patient 130, dito sa American, ano na siya, high blood pressure na siya or madadiagnose sa nating hypertension. Okay, yes. Sige po. Personal experience ko, Doc Cheryl, no? Early on sa aking practice, no, syempre, ano pa tayo? Tayo ay based sa book pa, no, based sa guidelines kapag nag-manage tayo ng ating mga high blood patients, no. So very aggressive tayo para mapababa ang mga blood pressures na ng ating mga pasyente. And it turns out, yung iba nagfo-follow up agad after 1 week kasi, "Doc, nanghihina po ako. Ano po bang BP niyo sa bahay?" "Eh, Doc, nasa 110 over 70 po ha." "Ah, okay naman ha. Ba't kayo nanghihina?" No? So, later on, no, so, syempre, pinag-aralan din natin and then check natin mga guidelines. Nakita natin na mas maganda pala na magkaroon tayo ng target blood pressure sa pagmamanage ng ating mga pasyente na mayroong hypertension. At for me, ang target blood pressure na lagi kong tinuturo sa kanila is kailangan natin i-maintain yung blood pressure na nasa 120 to 140 over 80 to 90. So above that, ang kailangan nyo, syempre kailangan nyo follow up kasi ibig sabihin, matataas pa ang ating blood pressure. Pero kapag below that, nasa mga 110, 100, over 70 to 60, teka, mukhang kailangan natin i-adjust ang ating mga anti-hypertensive medications. No, kasi majority ng mga elderly patients ay mayroon tinatawag na labile hypertension. So ito yung pababa, pagtaas ng kanilang mga high blood. At sila yung isa sa mga pasyente mahirap manage. Dr. Sheshe? Yes po, tama po kayo. So ano po tayo, Doc VJ? Kasi syempre, alam natin yung category. Pero paano po ba talagang magkumuha ng blood pressure? Kasi di ba meron mga lumalabas ngayon, yung mga nandito, yung digital dito sa may braso, meron din yung manual pa. Pero syempre, wala na yung mercury ngayon dahil toxic environment natin. So basically, makikita nyo ngayon mga digital na. So, opo. Pwede niyo po ba kaming i-guide? Magtatawag po ako ng pasyente ko kunwari. Yes, sure. No, Dr. Sheshe, no, before that, i-ano muna natin, no? I-discuss muna natin sa ating mga pasyente, ano nga ba talaga ang magandang gamitin, no? Ito yung number one question kasi ng mga pasyente natin eh. Dok, okay lang po ba yung digital na tinatawag? Dok, meron po kaming yung analog, no? Na sphygmomanometer or yung pang blood pressure. Pwede rin po ba yun? No? Actually, it depends. Dumating kasi yung time during on my practice na pandemic and walang gustong magpa-blood pressure na pupunta sa clinic, pupunta sa hospital, or pupunta sa ating mga health centers kasi natatakot sila. So what I advise them is for them to have yung digital blood pressure na tinatawag natin. Pero siyempre, Dr. Sheshe, we could not actually advise any digital blood pressure kasi di ba ang dami yung nabibili ngayon sa Lazada, nabibili sa Shopee, na where hindi natin alam yung quality. Kasi kapag nagkaganon, lalo tayo mahihirapan, di ba? Hindi natin alam kung tama yung nakukuhang blood pressure. So for me, hangga't maaari po, ang ina-advise ko is yung tinatawag natin na brand na Omron. Na kasi based sa mga studies, ito yung mga in-include nila or ginamit nilang brand sa pagba-blood pressure monitoring using our digital blood pressures. Na? So for me, kung ang brand nila ay approved, yes. Digital, yes. Dalawang klase ng digital, Dr. Sheshe. Meron tayo sa wrist at meron tayo dito sa arm natin. Opo. Mas prepared ko pa rin sa arm over sa wrist. Bakit? Kasi sa wrist, laging tinuturo ko sa aking mga pasyente, maibaba lang nila yan, magbabago na ang blood pressure. Sobrang taas naman, magbabago na ang blood pressure. Wherein kapag dito sa arm, mas accurate yung nakukuha natin mga blood pressures. Alright. So I think, Dr. Sheshe, naka-ready tayo na para turuan yung mga... Opo. Naka-ready din po yung pasyente natin. Alright. No? Napakaganda naman. No? Sige po, ma'am. Dito po tayo. Opo po tayo, ma'am. So, Dr. Sheshe, anong klaseng blood pressure monitoring device ba itong gagamitin natin? So, meron po ako dito. Manual po ito, Doc. Yes, okay. Natawag natin analog. Okay. So, sa pagdating ng blood pressure, napaka-importante, syempre, na
kalmado yung ating pasyente, di ba, Dr. Sheshe? Ilang minuto ang ina-advise nga pala natin na at least nakapahinga yung mga pasyente natin? Usually, 15 minutes po ba, Doc? Tama po ba? 15 minutes, ina-advise natin sila na nakapagpahinga sila ng at least 15 minutes. Kaya hindi maganda yung mga pasyente natin na pagkapasok na pagkapasok sa clinic, kukuhanan agad ng secretary natin ang blood pressure. Dapat pinapaupo muna natin ng 15 minutes, alright? Para nakarelax sila. Okay? Ibang ako po naman na po na 15 minutes ang ating... Oo nga. So, sana hindi high blood yan, Dr. Sheshe, no? Alalaman po natin, baka pala... May food medication, no? Ininerbios. Alright. So, napaka-importante, syempre, yung una, yung upuan or yung level ng ating arm. Okay? So, the first step would be to sit correctly. Okay? Dapat straight ang back natin at nakaupo tayo sa upuan na meron nagsusupport ng back natin. At Dr. Sheshe, di ba, dapat naka-flat din yung feet natin on the floor. Yes. Meron mga pasyente na nagko-cross legs na para ma-relax sila. So you would encourage them na dapat hindi po sila naka-cross legs at naka-flat yung both feet nila sa ating floor. Okay? And then at the same time, yung pagpapatungan ng arm natin, ano nga po pala, Dr. Sheshe, yung dapat? Dapat ito ay naka-level dun sa heart. Puso. Yes. So tama yan. Same level. Okay? At the same time, yung positioning ng cuff. So, lagay na po natin, Dr. Sheshe, yung cuff natin. So, ito yung adult cuff na tinatawag natin. Dapat at least 2/3 ng arm ang nako-cover ng ating cuff. Kasi, meron tayong mga pasyente na medyo mapayat, meron tayong pasyente na medyo malulusog. So, nag-over or nag-under yung ating blood pressure. Kaya importante na at least 2/3. And yan, dapat tamang higpit lamang. So tama yung ginawa ni Dr. Sheshe, sinecheck natin kung mahigpit or maluwag yung ating BP cuff. Okay, pagkalagay. Kapa po ang pulso. Yes, kakapayin natin ang pulso. Baka kasi mamaya kung saan nakalagay ang ating stethoscope. So ang gamit po palang stethoscope ni Dr. Sheshe ay yung Lipman na tinatawag natin. Napakaganda po niya. Alright? Okay, so Dr. Sheshe, sa pag-take ng blood pressure, di ba? Meron tayong tinatawag na carotid cup sound, no? Yung first sound at saka yung last sound. So, for the first sound, ito yung unang sound na madidinig natin sa ating stethoscope. At mag-a-add tayo ng at least 20 millimeters mercury at unti-unti nating i-deplate or doon natin ibababa yung ating deplator para makuha natin yung first carotid cup at yung huling tunog, yun yung tinatawag natin na diastole. So, yung first sound, ito yung tinatawag natin na systole. Tama, Dr. Sheshe? Yes po, alright, tama po. Alright. So, tulad po ng sinabi ni Dr. VJ, narinig ko po yung unang tunog sa 120. So, itataas ko ng hanggang 160. At unti-unti po nating ibababa. Okay, narinig ko na po sa 120 yung unang tunog. At hanggang 70 po yung huling tunog. Okay. Right. 120 over 70 po BP po ng ating pasyente ngayon. Okay. Ligtas po. Normal na po. Salamat po. Salamat sa inyong participation. So, Dr. Sheshe, no? So, ang nakita natin dito is una, napaka-importante yung technique na ginagamit natin sa ating pagba-blood pressure. Kasi kagaya nga nung pinaliwanag natin, konting pagkakamali lang natin sa technique ay nagbabago na ang blood pressures ng ating pasyente. Maluwag lang yung cuff or sobrang higpit yung cuff natin, tumataas or bumababa na ang ating blood pressure. Right? Kalawa, baka mamaya hindi rin calibrated yung mga blood pressures na ginagamit. So, importante na calibrated yung mga blood pressures na ginagamit natin. Ikaw ba, Dr. Cheryl, masailan ka ba sa mga pagba-blood pressures ng mga pasyente mo? Paano po maselan? Medyo pag tinitingnan ko talaga yung BP. Yes, oo. Opo. Totoo po, kalala na ko. Yes po. Natanong mo kung sino yung nag-blood pressure. Actually, trained po yung aming mga secretary sa clinic. Yun po yung una kailangan marunong sila mag-train. And if questionable para sa akin, I need to retake the BP po ng patient ko. So, para lang ma-make sure na talagang yun yung nakuha nila. Yes, oh, Dr. Sheshe. Alam mo ako, personal experience ko sa clinic, natutuwa sila na kapag
yung doktor, sila mismo yung nagtitake ng blood pressure. No, yun nga lang, unfortunately, lumalabas talaga tinatawag natin na white coat hypertension. No? Yes. Or ito yung pagtaas ng blood pressure nila kapag nakakakita sila na naka-white coat kagaya ng suot. So, ito yung mga pasyente na ina-advise natin na mag-take ng blood pressure kapag nasa bahay din sila. Kasi meron silang white coat hypertension na tinatawag. Dito yung Dr. Sheshe, tsaka sa ating panauhin na na-demonstrate kung paano yung proper technique. Ikalawa pa pala, Dr. Sheshe, no? Lagi kong binabanggit sa aking mga pasyente, sino ba yung nagtitake ng blood pressure nila sa bahay? Medyo may trust issues ako pagdating sa ganyan, eh. No? Kasi, nakakakita ko ng mga pasyente na wherein, honestly, kahit sila, hindi rin nila sure kung proper ba yung ginagawa nung nagtitake ng blood pressure. Kasi tatanungin mo, ma'am, paano po ba natutong mag-blood pressure yung nag-BBP sa inyo sa bahay? Dok, ano lang po, nakasanayan lang, tinuro lang ng ganon. So wala yung proper na proper technique at proper pagkuha ng blood pressure. So ako medyo masayalan ako doon. Kapag ganon, ako sabi ko, sige, dalhin mo dito sa clinic, tuturuan ko ng paano mag-blood pressure. Alright? So kailangan nating extend yung tulong natin para matuto sila mag-blood pressure. And buti po may oras kayong magturo kasi bihira po ang mga doctor din na may time pa na magturo sa mga relatives and family ng patient natin. So Doc Vijay, di ba meron din naman tayo sa hospital na 24-hour ambulatory BP monitoring? Ito yung mga... Yes. Apo, pwede niyo po bang kahit konting pahapyaw lang po sa ambulatory natin? Right. So, thankfully, ito ay readily available sa Premier, no? I think sa buong Nueva Ecija, Premier lamang ang meron na to, no? So, ano ba ang advantages ng 24-hour blood pressure monitoring? Alright. So, una, para ma-detect natin yung tinatawag natin na white coat hypertension. Kasi, sa white coat hypertension, kagaya ng sinabi natin kanina, makikita natin na meron tayong pasyente na ang taas-taas ng blood pressure pag nasa clinic nila, nag-180, nag-190 pa yan, no? And then, ikiklaim nila sa'yo, Dok, bakit ganon? Bakit dito mataas? Dinadaya nyo ata yung BP ko, eh. Hindi po, kako. Meron po talagang ganyang condition. At para ito ay mapatunayan natin, ginagamit natin yung 24-hour blood pressure monitoring. So, ito lamang ay isang maliit na device, no? Like kung pinapaliwanag sa kanila, halos kasing size lamang ng aking cellphone. At ikakabit yung electrodes sa atin. At iuwi natin ito for 24 hours. Yeah, sorry, kakabit yung ating cups dito sa ating arm. Tapos, nakakonect siya sa isang maliit na device na nire-record niya yung kanyang 24-hour blood pressure monitoring. So, makikita natin kung tumataas ba talaga ang kanilang blood pressure pag uwi nila sa bahay. Meron tayong tinitingnan ng mga threshold doon. Bakit? Kasi kung talagang matataas ang blood pressure nila, mataas sa clinic, mataas sa bahay, then we could actually label them as hypertension. Pero kapag nakita naman natin na mataas lamang sa clinic or pagkakabit ng kanilang blood pressure, 24-hour blood pressure monitoring, at normal ang kanilang BP sa bahay, then it only means na nakakaroon sila ng white coat hypertension. So napaka-importante yung 24-hour blood pressure monitoring natin. At salamat sa Diyos, readily available ito sa atin sa Premier Medical Center. Thank you po, Doc. So, move tayo sa next natin na topic. Yes. Opo. So, sino ba ang mga at-risk po na makakuha ng hypertension? So, sige po, next po natin. Alright. Sige po. Meron ba tayong slide? Dr. Sheshe, next. Wala pa. Wala na, no? Opo, alright. Wala. Tayo lang po. Okay. So, sino yung mga at risk na mag-develop ng hypertension? So, syempre, una dyan, yung merong genes na tinatawag na mag-develop ng hypertension or ito yung nasa lahi ng mga ating pasyente. No? Kasi yung makakakita ng ibang pasyente, Dok, wala naman po akong bisyo, wala naman po akong ibang sakit, and yet bakit tumataas ang aking blood pressure? And then kapag tinignan mo, kapatid nila, high blood, nanay nila, high blood, tatay nila, high blood, tapos yung ibang relatives nila namatay gawa ng komplikasyon ng high blood. So, tinitingnan din natin yan, tinatanong din natin. Ikalawa, sabi ko nga kanina, sa pag-aaral, no, majority ng ating mga pasyente na may hypertension, ito yung mga increased age or yung medyo nasa elderly group natin. So, these are the patients na at risk na magkaroon ng high blood. Ano pa? Siyempre, yung stress sa trabaho. Alright? So, yung laging puyat,
Yan. Laging umiinom ng mga energy drink, no? Laging umiinom ng mga kumakain ng mga salty foods. Dahil stress sila, di ba? Nagbe-binge eating sila. So these are our patients na merong risk factors for them to develop hypertension. Ano pa? Obese patients, no? Yung mga medyo malalaki ang BMI ng mga pasyente natin. So once na nakita mo na, oops, teka, medyo mataas ata ang BMI na to, mukhang high blood ata itong pasyente na to. Ano pa? Mga diabetes patients. Ano pa? Ito, common din to. Yung may merong tinatawag na chronic kidney disease or yung kidney. Yung merong problema sa kidney, tumataas din ang blood pressure. At ano yung mga risk factors pa natin? Cigarette smoking, no? Dok, Shasha, di ba kahit vaping, nakakapagpataas din ng blood pressure? Yes po, sir. Opo, tama po kayo. Actually, ang sabi nila sa vape is a gateway to smoking. Kasi almost the same lang din naman siya sa nadudulot ng smoke sa atin. Yes. Now, even secondhand smoking, pwede rin tumaas ang ating blood pressure. Okay. Unhealthy diet, no? Yung lagi nagmamakdo, nag-Jollibee, no? Nag-fast food. No? Yes, opo. Fries. And the third one would be the lack of physical activity. No? Dumating yung time natin during pandemic, sedentary tayo lahat. Ayun, nagtaasan ng lahat ng blood pressure kasi wala tayong masyadong physical activity. So, tumaas yung kanilang mga blood pressure. So, these are yung mga common risk factors natin to develop hypertension. So, kung isa sa atin, sa ating mga tagapakinig, ay merong mga risk factors na tinatawag natin, mainam na i-check nyo rin ang inyong blood pressure para malaman natin kung tayo ba ay nakakaroon na rin ng hypertension. Doc VG, sa panahon ngayon, singit ko lang na po. Ngayong mga nagkaroon ng COVID yung mga pasyente, yung mga tao, actually, mayroon po kami mga nakukuha na mga pasyente na hindi hypertensive dati, pero mula nung nagka-COVID sila, they developed hypertension. So, mayroon din po ba kayong mga pasyenteng nakukuha po sa clinic nyo na hindi po dati, tapos mula nung nagka-COVID, biglang nagtaasan ng BP? Yes, oo, Dok Sheshe. No? Meron talaga nagde-develop ng hypertension post-COVID na mga patients. No? Siguro, isa na rin sa risk factor doon yung anxiety. No? Kasi, or yung stress brought about by the COVID. No? I'm not sure pa yung pathophysiology, no? Kung ano ba talaga yung nangyayari, kung bakit sila nagde-develop ng hypertension. But yes, medyo nagkakaroon na rin sila ng yung mga patients natin post-COVID ng hypertension. Sila yung may mga normal dati and yet nagka-COVID sila, tapos ang blood pressure, minanage natin. Paglabas sa hospital, kinontinue pa rin natin yung mga medications nila. And hopefully, mga 3 to 6 months, dapat bababa ng mga blood pressures niyan. No? Pero kapag nagtuloy-tuloy pa rin yan, then definitely, hypertensive patients na rin sila, Dr. Sheshe. Yes, but thank you po, Doc VJ. Kasi, yun nga po, madami nagtatanong, no? Wala naman ako dati, bakit ako nagkaroon ng ganito? Actually, madami pong lumalabas kay COVID na symptoms or mga sakit na hindi natin ma-explain hanggang ngayon. So, at nandito po ang mga doktor para i-guide kayo kung ano po yung gagawin saka ano po yung dapat nating inumin na mga gamot or mga lifestyle changes, no? The best way nga doon, Dr. Shasha, no? Once na kaya tayo meron ganito, di ba, awareness, no? Yes. Para makikipare sila, oops, teka, may risk factor pala ako, no? Post-COVID ako, teka nga, check ko yung blood pressure ko, punta nga muna ako sa clinic para ma-check yung blood pressure ko. At kapag na-check ninyo ang BP niyo more than 140 over 90, then itong limits na kailangan nyo pong magpakonsulta. Hindi man po sa amin, pero at least meron tayong mga internist na pwede tumingin sa atin para makita or ma-work up pa natin kung ano pa yung pwede natin gawin na para ma-detect yung hypertension. At the same time, magamot agad, Dr. Sheshe. Thank you, Dr. VJ. So, move on tayo sa next natin na topic. How do we manage hypertension? Okay. For the management of hypertension, Dr. Sheshe, hindi muna natin agad pag-uusapan yung mga gamot ng hypertension. Kasi ito ay case-to-case basis. Hindi lahat ng pasyente natin ay bibigyan natin ng same na gamot. Magkakaiba ang pathophysiology or pinagmumula ng kanilang hypertension. Okay? So, meron tayong mga isolated systolic hypertension, meron tayong diastolic hypertension, meron naman tayong combination, meron tayong label hypertension, no? Hypertension in the elderly, hypertension ng mga buntis, at yung mga gestational hypertension. So magkakaiba po ang mga gamot natin at ang pagbibigay natin ng gamot ay nababase po sa
ating klase ng hypertension. So anong management ba ang pag-uusapan natin ngayon, Dr. Sheshe? Ito yung tinatawag natin na yan. So it's more of a lifestyle modification. Lagi nating tatandaan na on top of our medications ay dapat tinuturo natin sa kanila yung lifestyle modification sa ating hypertension. At kung makikita nga nila, number one dito yung tinatawag natin na losing weight. Okay, Dr. Sheshe. So, kinukuha natin yung ating BMI at nakikita natin na kapag ating BMI ay more than 25, no? So, pwede nating sabihin na tayo ay obese. Tama? At sa pamamagitan ng pagbababa ng ating BMI or pag-target ng normal BMI, ay mapapansin natin na bumababa ang ating blood pressure ng at least 5 millimeters mercury. So sa lahat ng audience natin, anong advice natin? Kunin nyo ng height, kunin nyo ng weight, compute for your BMI. Hindi nyo naman kailangan maging sobrang techie kasi sa cellphone lamang, no? Sa cellphone lamang, punta nyo lang si Google, computation ng BMI, makikita nyo na. Oops, kaya pala tumataas ang aking blood pressure kasi medyo nagigain na ako ng weight, nagiging obese na ako. Tama, Dr. Sheshe, no? Actually, Doc VG, meron pa ngayon. Nito ko lang din nalaman. Dun sa postgraduate ng nutrition natin dito sa Premier, na hindi lang BMI po ang tinitingnan nila, kundi pati po yung size ng bewang. Yes. So, mas ano na daw po nila ngayon, mas ginagamit na nila yung size ng bewang kasi nandito po yung taba na pwede pong mag-promote ng kung ano-ano pong mga sakit, mga risk factors na makakuha ng hypertension, diabetes. So, kailangan din natin tingnan yung ating bewang. Kailangan balik alindog tayo ngayon after ng lockdown. Yes. No? So, yung mga adipose tissues kasi natin sa actually those are not healthy fats, no, na tinatawag natin. No? So, ito yung pwedeng mag-deposit sa ating mga blood vessels na pwedeng mauwi rin sa yun nga, pagtaas ng blood pressure, mauwi sa stroke, or mauwi sa coronary artery disease or pagbabara ng ugat sa puso natin. So, napaka-importante na maging health conscious tayo at babantayan natin ang timbang. Alright? So, for the weight loss, Dr. Sheshe, no, importante na hindi tayo magkaroon ng itinatawag natin ng mga crash diet. No? Yes, opo. Hindi pa ang perception nila kapag kailangan magpababa, talagang i-achieve nila agad yung ideal body weight ng isang pasyente, which is wrong, no? The ideal would be at least makapagpababa man lang tayo ng I think 1 kilogram per month, tama ba? Pwede po 1 kilogram per month or 1 to 2 pounds per week, yun yung ano natin. Alright? So para hindi mabibigla rin yung ating katawan. So hindi po maganda, no, na bigla nating ibababa ang ating BMI para ma-achieve ang ating ideal body weight. Okay? So para sa mga nahihirapan at sa ating mga obese patients, best way is to consult a nutritionist at meron tayo niyan dito sa Premier Medical Center. Mga doktor po sila at eksperto wherein bibigyan kayo ng mga dietary plan. And di ba sa ibang mga pasyente natin na obese ay nare-refer natin. Yes, tama po. For weight management, yun po yung ano natin para bumaba ang kanilang timbang sa tamang paraan, hindi yung dahil sa kung ano yung nababasa kay Mr. Google. Yung mga pasyente natin may Google IDs. Okay. So, dito, Dr. Sheshe, no, punta natin itong DASH eating plan na tinatawag natin. Actually, among sa mga diet na tinatawag natin, bukod tangi ang DASH lamang ang recommended na merong benepisyo para sa cardiovascular diseases. Ano ba yung DASH? Ito yung pagkain ng rich in fruits, vegetables at low fat dairy at i-reduce natin yung fat intake natin. Okay. So paano natin ina-advise? So sa pamamagitan na to, lagi kong dinidiscourage yung ating mga pasyente na mag-undergo ng tinatawag natin ng mga intermittent fasting, the most popular is yung tinatawag natin na ketogenic diet, na I always discourage them to do the ketogenic diet, no.
way back nung ako pa yung fellow or nagte-training sa cardiology, Dr. Shashek, actually, nagkaroon kami ng bottle, no? Kung beneficial ba ang ketogenic diet? Actually, no, no? Mas nare-risk pa sa mga cardiovascular diseases ang ating mga pasyente na mag-undergo ng ketogenic diet. At napatunayan din doon na kahit ang mga intermittent fasting, kahit anong fasting payaan ng iba't ibang klase, ay actually hindi siya beneficial para mapababa ang mga cardiovascular diseases. At ito lamang pong DASH diet, ito yung pagkain ng more of fruits, no, vegetables, at pag-lessen nga ng mga dairy products at fat intake ng ating mga pasyente. At look at this one. Ang laki nung pwedeng ibaba sa ating blood pressures. No? It could lower down at least 11 millimeters mercury. No? So kung titingnan natin sa lahat ng ito, yung DASH diet ang pinaka-efficient para mapababa ang ating blood pressure. Ikaw, Dr. Sherry, ano bang diet ang ginagawa mo? Mukhang very healthy looking ang ating Dr. Sherry. Ako, diet-dietan mo. Pero actually, Doc, ngayon, sa panahon ngayon, sobrang ang hirap maging healthy kasi ang mahal ng mga, mas mahal pa ngayon ang vegetables, tama po ba? Kaysa sa bumili ka ng mga madaling lutuin, yung mga quick recipes na available ngayon sa market. Yun lang yung nakakalungkot ngayong panahon na to. Kaya ang daming bata na nagkakaroon ng hypertension saka diabetes. Oo, totoo yan, no? Yeah, I agree, no? Medyo costly nga ang ating mga gulay, no? I think due to our economy, all right? So, sibuyas lang, Doc. So talagang napakahirap, no? Pero again, I always reinforce my patients, no? Kapag galing sila sa kliniko at hypertensive sila, definitely tina-touch up ko ang diet, no? Number one sa favorite topic ko ito, itong diet nila. Alright? So, the third one would be lower your sodium intake. Okay? So, paano ba natin makakwantify, Dr. Shashe, yung sodium na intake ng ating pasyente? So, the ideal, I think, would be just one tablespoon ng rock salt na i-intake natin sa loob lamang na isang araw. No? So, above that, or mas marami doon, then nare-risk tayo na mag-develop ng hypertension or tumaas yung ating blood pressure. Actually, ang salt intake, isa ito sa notorious na nagpapataas ng blood pressure. Minsan, meron kang pasyente makikita, controlled na ang kanyang blood pressure, tama? Dahil sa inyong mga anti-hypertensive. And then, pagbalik niya, nag-spike up na naman, tumataas na naman. Kapag tinanong mo, ano po bang kinakain ninyo kasi sa bahay? Doc, nag-start na po ako kumain ng fries. Ayan. Tapos, yung sausawan po na toyo, paborito ko po yan, ginagawa ko pong sabaw. Yan, yung bagoong. Okay? Ano pa, Dr. Sheshe, nakakapagpataas ng ating blood pressure, patis. Okay? So, nag-start na po ulit kumain ng mga maalat na food. So, hanggat maaari, iwasan natin ang mga salty foods. Ako, I advise them, Dr. Sheshe, na iwasan. No? Kung mag-e-extra toyo pa sila, iwasan na yon, mag-extra bagoong. Kasi di ba, number one culture natin dito sa ating area sa Central Luzon is yung mga sausawan, na? So, may hindi ka po kasi? Guilty po dyan, lalo na sa bagoong pagmangga season. Yes, bagoong. Yan, mataas makapagpataas, malakas makapagpataas ng blood pressure yung mga salty foods natin. At syempre, yung readily accessible na mga fast foods natin na wherein hindi natin nakokontrol yung mga salt na nakalagay sa kanila. Andyan si Mr. Food Panda, na ready ring magdala ng food sa atin, no? So napakadali, tama ka nga. Kaya nakakakita tayo ng pagtaas ng blood pressure sa mga elder young group natin or sa mga batang pasyente natin. Yes, opo. Ang physical activity po ba, sir? Paano po ba ang recommendation nyo? Pwede na ba 'yung sinasabi nilang Doc, pagod naman na ako sa bahay kasi ako taga-luto, ako taga urong, yun yung mga usual nila eh. Ano po ba ang ano nyo doon? Masasabi nyo? Oo, ang ganda ng question na yan, Dr. Cheryl, no? Mas mainam nang merong physical activity over sa sedentary. Tama, no? Siyempre, mas maganda nang mas active ka kaysa sa totally sedentary ka. Ano nga ba yung sedentary natin? Ito yung mga couch potato. Dumating nung during pandemic na totally lockdown tayo, wala tayong gumagawa, dumami yung mga high blood patients natin.
tayo sa pagiging sedentary. So ito yung walang ginagawa, nanonood lamang, tapos mag-open ng chips, kakain pa ng mga salty foods, eh talaga magde-develop yan ng hypertension. So ang question natin is, kung sapat na ba yung gawaing bahay para mapababa ang ating blood pressure at ma-convert na natin ito para sa tinatawag natin na physical activity. Okay, so actually, Dr. Sheshe, ano ba munang klase ng physical activity ang may benepisyo para mapababa ang ating blood pressure? Ito yung mga moderate intensity physical activity. At ang pinaka-common na activity dyan, yung tinatawag natin na brisk walking. Or ito yung paglalakad ng mas mabilis sa pacing natin ng walking lamang. So ano bang mga katumbas pa ng brisk walking natin? So isa na dyan, no? Actually, ni-research ko rin to eh. Yung plantito-plantita during the pandemic, no? Yung pagtatanim. So actually, equivalent din siya ng moderate intensity activity. So balikan natin question natin, yung pagluluto ba, pagwawalis, gawaing bahay, ay katumbas ba ng moderate intensity physical activity? Actually, Dr. Sheshe, yes. No? So katumbas na rin siya ng moderate intensity at pwede natin i-advise sa mga pasyente natin na maging active tayo sa bahay para magkaroon tayo ng tinatawag natin na physical activity. Ito medyo mahirap i-achieve itong 150 minutes. Eh, no? So ako, ikaw Dok Sheshe, paano mo siya ina-advise sa mga pasyente mo? Actually po, ako Dok, ano, personal experience din. Ginagawa namin, hinahati-hati namin. So in 1 week, kailangan namin i-spread siya. Kunyari, 5 days in a week. So ibig sabihin, maglalaan ka ng 30 minutes per day in 5 days a week na exercise. Yes, no. Ako agree, no. Pero ako medyo hinahabaan ko sa kanila eh. 30 minutes, sabi ko, 30 minutes a day, no. Kahit walking lamang po, malaki ang benefit na matatanggap ninyo. And true enough, tuwan-tuwa yung mga pasyente ko na natuturuan natin ng proper physical activity. Talagang ang laki ng benepisyo. Some of them to the point na napapababa namin ang blood pressure, natatanggal pa namin yung mga anti-hypertensive medications nila. So based on my experience, napakalaking epekto ng physical activity. Na? Ako, alam niyo naman ako, Dr. Sheshe, di ba? Ako, I promote bicycle, no? Nagbabike ako, maintain my physical activity. Right? So, I think yung last na, Dr. Sheshe, is the moderate consumption. So, dito, ang recommended ay 2 drinks per day for men and 1 drink per day for women. No? Medyo hindi ko ito tinatouch up kasi psychologically, na-encourage sila na, ay, pwede pala uminom. Pwede pala, opo. So, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na suwayin yung kanilang mga misis at sabihin nila na, oops, sabi ni Doc, pwede pala 1 to 2 drinks per day. No? So, actually, medyo hindi ko siya tinatouch up. It's, zero. Wala talaga dapat na alcohol consumption. No? Sige po. Okay, thank you po, Doc. Actually, ano din po yan eh. Mukhang masyadong vague din kasi depende yan sa kung anong klaseng alcohol ang iniinom. So, if ever, kung malakas, hard drink, yung mga gin, shot lang po, hindi po bote ang iinumin. No? Kung sakali man. Sa wine, usually, sa glass ang inaano nila, ang nire-recommend. May mga pinasok. Hindi bote. Doc, isang baso lang ha. Pero ano po ba ininom ninyo? No? Pundador, Empila. Opo, totoo. A gin. Kaya maganda po talaga ina-explain sa kanila ano yung mga katumbas nung sinasabi nila na drink per day na yan. Okay po. Sige po. Next po tayo. Alright. So ito po, natackle nyo po ito kanina, pero pwede nyo po bang i-elaborate ko ano yung mga dietary recommendation po natin for hypertension? Alright. So again, be food conscious. No? So dapat naalam natin yung kinakain natin. More of fruits, more of vegetables tayo. No? Iwasan natin yung mga matatabang pagkain. Andyan yung chicharon. No? Common sa atin yun. Paborito nating pastime. Chicharong bulaklak. No? So hanggat maaari, iwasan natin. And hanggat maaari, read the label. No? Tingnan natin yung dietary sodium na nakalagay sa ating mga kinakain. No? Pero for simplicity ako, sinasabi ko, wag na po kayong mag-chichiria or yung mga chips na tinatawag natin. Because
kung titingnan natin, number one sa list nun ay yung sodium, no? Napakataas ang kanilang sodium. Okay? Watch for calories. Siyempre, importante na binabantayan natin kung yung amount na kinakain natin kasi pwede tayong maging obese na mauwi sa hypertension and find healthier options, no? So, hangga't maaari iwasan natin yung mga readily available, yung mga fast foods, no? At maaari na mas maganda tayo na yung nagluluto ng ating mga pagkain. So, kagaya ng ginagawa ni Doc Sheshe, siya na mismo nagpe-prepare ng kanyang food, no? Para mas mabantayan niya kung ano ba yung kinakain niya, kung yung amount ng salt na nilagay dun sa food, nababantayan din natin. So, napaka-importante po na mga yan. Okay po. Thank you po, Doc Vijay. Actually, yung mga plantita-plantito natin ngayon, di ba po, sila na mismo nagtatanim ng sarili nilang kakainin, which is in a good way din na readily available sa backyard nila, kakainin nila. Alam nilang fresh, alam nilang walang kahit na anong halo. Tapos at the same time, natutulungan pa nila environment natin sa mga ano CO2. Tama po ba yan? Mga CO2 chuchu. Para mapakaba yung carbon dioxide. CO2 emission natin. Okay po. Sige po. So, how about lifestyle po, Doc? So, kanina, naano niya din po ito kanina eh. So, pwede niyo po din bang ibigay sa amin kung ano yung mga sports kaya pwede, lalo na pag paano kaya, Doc, pag masakit yung tuhod, yung mga lola-lolo natin? Mm-hmm. Ano makakain ng sports? Okay. So, sa mga lola at lola natin, no, na masasakit ang tuhod, no, kasi meron na silang rayuma, unfortunately. So, syempre, hindi na natin sila pwedeng advisean na mag-walking. Hindi na kaya mag-walking yan kasi konting lakad lang yan, mamamagana yan at masakit na yan. No? So, meron tayong tinatawag na hand bicycle. Now, we're in. Pwedeng gamitin yung kamay, no, na pang-pedal instead na yung mga tuhod natin. No? So, katumbasin ito ng stationary bike na we're in yung paa yung ginagamit natin. Okay, so yun yung pwede nating i-advise. Okay. Sa mga bata, no, we advise them to be active, no? Huwag puro ML, huwag puro cellphone, huwag puro gadget na nakaharap lamang sa kanilang mga laptops or computers. We advise them to engage in sports, no? Kahit hindi man siya competitive, no? Andiyan yung swimming, andiyan yung biking, andiyan yung basketball, ano pa ba, badminton, table tennis, no? All of those sports, no, are beneficial to them para hindi maging sedentary yung kanilang lifestyle. Again, sedentary lifestyle ay risk factor para magkaroon tayo ng hypertension. Okay, for the exercise, no? Anong klase ba ng exercise ang pwede nating i-advise sa kanila, Doc Feshe? Yun, sabi niyo po, Doc, opo, yung mga brisk walking na inaano niyo, di ba po, ina-advocate niyo. Na, meron tayong tinatawag na dynamic resistance training na pwede rin nating i-advise sa kanila. So ito yung, kasi di ba, Doc Sheshe, nagtatanong sila minsan yung mga gym buff natin na kaibigan na may benefit ba ang pagpapalaki ng muscles, no, to lower the blood pressure or to prevent the development of hypertension. Meron kasi tayong tinatawag na dynamic resistance training na recommended para mapababa ang ating blood pressure. So ang example lamang na to ay yung mga biceps curls, triceps dip, at mga squats. And the aim is again, parehas lang din ng 90 to 150 minutes per week of dynamic resistance activity with 6 exercises, 3 repetitions per exercise, and or 10 repetitions per set. So pwede naman pala siya. No? Pero again, you have to achieve yung tinatawag natin na at least 90 to 150 minutes per week. Meron naman tayong tinatawag na isometric resistance training, no? Ito yung training na kung saan we create no change in length of the muscles and usually perform against an immovable object. So example na to yung mga planking, side planking, wall sits, no? Mga ganon, na we're in kaparehas din ng dynamic resistance training na ang aim natin would be ma-achieve ito 90 to 150 minutes per week. So yes, definitely, pwede pa rin naman siya at meron pa rin benefit. Pero kung cardiovascular ang hanap natin, no, mas maganda pa rin yung aerobic activity, no, in the form of a brisk walking. Tama po, Dok. Alam ko po meron din tayong tina-target na heart rate para ma-quantify natin at masabi natin na talagang our heart is moving and our heart is getting healthier every day.
For the heart rate, it's 65 to 75% heart rate reserve. Na? So, kukomputin nga lang yun. So, talk to your friendly doctors para may guess kayo kung ano anong tinatarget natin. And also, talk to our friendly nutritionist para sa mga yun kanina, calorie counting, kasi baka naga-under or over na pala tayo sa calories natin. How about sleep po, Doc? Ito, mukhang medyo mahirapan tayo mga doctor dito, pero para sa ibang mga nakikinig po natin. Ideally talaga, napakaganda na kung makakomplete natin yung 6 to 8 hours of sleep. Na? Pero due to fast pacing ng ating environment, no, we have to wake up early, no, meron tayong mga projects na ina-achieve. Napakahirap na to actually i-advise sa atin. Practically speaking, ito yung isa sa pinakamahirap i-achieve natin na mga patients. And alam mo, Dr. Sheshe, ang number one dyan, pre-pandemic, ay yung mga call center agents natin. Yes. Totoo po yan. Graveyard shift, no, nagre-reklamo na sila. Dok, hindi ko nata kaya. No, ako rin, hindi ko na kaya kasi ang taas na ng blood pressure mo. Palipat na tayo ng morning. No? So, hindi kasi siya ideal eh. No? So, again, sabi ko nga, ito yung isa sa mga mahirap i-achieve or mahirap, madaling i-advise, mahirap i-achieve ng ating mga pasyente kasi meron din tayong mga kailangan ma-achieve sa ating buhay. And kailangan lang is, I think, best way para makapag-coop up dyan, pwede kayo mag-power naps, no, sa mga tanghali. No? Alright, so beneficial din yung mga power naps natin. Okay. Thank you po, Doc. So, ito natakel nyo na kanina yung alcohol intake. Eh. How about yung positive mindset? Ano po kaya yung sinasabi nilang positive? Alright. So, when you say positive mindset, una, dapat positive ka sa mindset mo na bababa ang blood pressure mo. Kasi kung di positive ang mindset mo, na bababa ang blood pressure mo, definitely, hindi ka mag-exert ng effort para gawin yung mga nabanggit natin previously, yung lifestyle modifications. So, kung hindi positive at very negative ka, then definitely, hindi mo ma-achieve yung goals mo, which is karoon ng physical activity, proper diet. At the same time, ang equivalent nun would be blood pressure reduction. So for me, ito yung isa sa mahirap din na i-advise sa ating mga pasyente. Kasi iba't ibang pasyente, no? Iba't iba ang kanilang way of thinking. Especially, andyan yung mga millennials na, no? Mahirap i-achieve. Pero at the same time, kailangan mong i-bridge, kailangan mong kausapin sila. So ano ba yung mga hindrances, ano ba yung mga barrier, and you give them options. So halimbawa, kung sila ay BPOs, Doc, hindi talaga ako makapag-exercise eh, kasi graveyard shift, pag uwi ko, tutulog na lang po ako. No? So you give them options. No? Sa hapon, pwede naman, before ka matulog, konting exercise. So eto, kahit mga 15 to 30 minutes lang ma-achieve mo, makakatulong sa iyo para bumaba ang blood pressure mo. So I think yun yung positive mindset. No? Kailangan mong, as a doctor, kailangan positive ka rin. Huwag kang mag-show ng negativity sa kanila para makuha nila yung vibes mo na yes, you will achieve your goal, which is to lessen the blood pressure. Tulong-tulong, kumbaga po. No? Ang lagi ko din sinasabi sa patient ko, 10 to 20% lang ang doktor. 80% manggagaling sa kanila yan eh. Motivation nila, sa sarili nila. So, tama po na dapat meron tayong positive mindset para ma-overcome natin kung ano man po yung mga sakit na meron tayo ngayon. Lalo ngayon, napakaano ng negativity. Andyan yung mga body shaming, no? Social media, yan yung mga ano nila. So, hangga't maaari, i-lessen nila yung social media and just focus on their goals. Yes. Which is, tayo obese, no? Mapanormal natin yung ating body weight, magkaroon ng exercise, no? Magkaroon tayo ng community or friends na wherein we share the same goals. So, yun yung importante. Okay. So, Dr. Sheshe, we share the same goal. Yes. Mga lay persons na maging aware sa kanilang blood pressures. Di ba, Dr. Sheshe? Yes po, tama po. Ito, sir, yung susunod natin. Matutuwa yung mga pulmonologist natin at matatouch din natin ang smoking and vaping. Ano po ang ano nyo dyan, sir? Alam mo, ako, zero smoking ako talaga ang recommendation ko. Ay, talagang, kung kasi iba tatawa dyan yung mga patients mo na sabihin, Doc,
pwede bang isa na lang muna, dalawa na lang muna? No? Tapos, pag follow up after 3 months, tatanong may relatives, Dok, bumalik na naman eh. Hindi talaga kaya. So for me talaga, zero smoking. No? Ayaw naman natin na mauwi sila sa complications ng pag-smoke. So, ang isang question dyan, Dok Shashe, I think ako naman magtatanong sa'yo. Na, halimbawa yung mga elderly na nasa 50s, 40s, magtatanong, Dok, may benefit pa ba kapag tinigil ko yung smoking ko? Or mag-shift ako or magta-transition sa vaping na tinatawag? Sa akin po, sir, may benefit pa rin, definitely. Kasi syempre, kapag smoking, di ba po, lumiliit lalo yung mga vessels natin. So it can potentially help pa rin na ma-lessen natin yung risk na magkaroon ng complications in the future. Lalo na CA kasi cancer po ang ano, isang kalaban natin. Na kinocompute po nila yung pack year smoking ng mga pasyente. So I think there's a benefit. Never too late. Saka so, yung cold turkey, di ba? May sinasabi sila na unti-unti daw nilang ititigil. Pero apparently, ang mas maganda daw po recommendation, yung bigla ang tigil. Kaya daw po pala. Yes. Importante yung support. Yung misis mo, andyan, laging on guard, na laging nagagalit. Importante yun, yung support. Kasi yung, alimbawa, kapag sinama mo pa rin to sa mga group na nag-smoke pa rin, definitely mag-smoke pa rin ito. No? So, dapat talaga on guard sila sa mga kasama nila. Tell me who your friends are and I will tell you who you are, di ba? Kung smoker yung mga friends mo, definitely mag-smoke pa rin yung pasyente na yan. Na, lalat nakatikim ng nicotine. Kasi di ba may addiction pa rin sa nicotine. Yes, so, for the cardiovascular, blood pressures, or hypertension, I always advise them, no, zero dapat, wala talaga. How about yung transition into vaping? Kasi di ba, ang sabi, dahilan nila dyan, Dok, pwede ba mag-transition muna ako, vaping muna, kaysa sa wala? Ano bang ano mo dyan, Dok Shashe? Hindi eh. Hindi talaga ako sa vape eh. Mukhang pinalaki kami ng nanay ko na talagang wala. Smoke, vaping, hindi talaga. Bawal. Yes. No, knowing Dr. Yang, being a pulmonologist, no? Vape, smoking, pare-parehas lang din yan. No? And I think may mga studies na lalabas na, di ba, na equivalent ang vaping sa smoking. Yes, opo. Totoo po. So, malapit na siya lumabas and I think pwede nating next guest ng ating mga pulmonologists. Hintay sila. Hintay sila, Doc. Alright. Doc, so Doc, any last words sa mga patients natin about hypertension? Mga tips, kumbaga po. Okay, lagi nang tinuturo ko ito sa aking mga patients. So, napaka-importante na ma-manage natin ang hypertension. And be patient, no? Kasi ang pagmamanage ng hypertension ay hindi ito katulad ng isang magic. Na kapag nagbigay kayo ng isang gamot, ay bigla ka na lamang gagaling. Okay? So, kailangan natin ng monitoring. I advise them to monitor their blood pressure kapag umuwi sila. At frequent follow-up. Pasensya na kayo kasi kailangan po talaga nating makita. Ang pagbibigay ng antihypertensive, kagaya ng binanggit ko kanina, ito ay case-to-case basis. Hindi porkit binigyan ito ng hypertensive medications na ARBs ay tatalab din sa kanya. O pwedeng yung pang-high blood niya ay hindi tumalab sa iyo kasi iba naman yung pathophysiology ng iyong hypertension. So, importante na kayo po ay magpakonsulta at huwag po niyong gayahin lamang kung ano yung iniinom ng inyong kasama sa bahay or gagayahin lamang yung binigay ng doktor sa inyong kasama sa bahay. Sapagkat ito po ay pwedeng hindi umepekto. Dahil kagaya na pinaliwanag namin, ay case-to-case basis po ang pagbibigay ng antihypertensive medications. At yung reason kung bakit hindi natin tinakel this morning, Dr. Shesha, kasi baka isipin ng ating mga viewers na pwede na palang mag-start ako ng gamot sa sarili ko lamang. So ito po ay binabase natin sa taas ng blood pressure, sa compliance ng ating medications, at sa klase ng gamot na binibigay natin sa ating mga pasyente. Tandaan natin, kapag nilabanan natin ang ating hypertension, ay mapapababa natin ang chance na magkaroon tayo ng complications ng mga cardiovascular diseases na gawa ng hypertension. Okay po. Thank you po, Doc. Thank you for being here with us. As in, super na-appreciate namin. Alam namin napaka-busy ng schedule mo. And yet you found time for us to sit down and talk about hypertension dito sa ating segment na Heart Heart Talk. Doc, yes, once again, thank you very much. So, salamat sa ating mga viewers
siguro kayo, mga friends ko na rin, no? Maraming salamat, no? At itaguyod po sana natin ang ganitong mga advokasya ng Premier Medical Center na wherein every month tayo ay nagtuturo sa ating mga kababayan ng mga common diseases na pwede magbenepisyo ang ating mga patients. So maraming salamat po sa Premier Medical Center, Dr. Silvia Yang, no? Attorney Danilo Yang, at sa inyo po, Dr. Cheryl. At kung meron man kayong ibang katanungan regarding sa hypertension, ay pwede nyo kaming i-approach ni Dr. Cheryl or kahit ako po sa aming clinic. At maraming salamat po sa ating mga viewers. At lagi kong sinasabi po, let's have a healthy heart this February month of Thank you po, Doc VJ. So si Doc VJ, ano, actually para lang din makikita niyo si Doc VJ sa Premier Medical Center. Hindi lang po si Doc VJ ang cardiologist namin dito. Madami po silang magagaling na mga cardiologist na maaari pong tumulong sa atin, lalo na sa karamdaman natin tungkol sa puso. So, dahil po nasabi ni Doc VJ na i-continue natin tong session, mga segment na ganito na lay forum, invite po namin kayo sa susunod na buwan. So, sige po. Ito po yung usapang buntis, tips at iba pa. So, makikita po natin si Doktora Diana Cupino Arsinwe at imo-moderate po siya ni Doktora Nina Nonet Jansui. So, abangan nyo po itong next segment natin on March 31. That's Friday po, every last Friday of the month. Samahan nyo po ulit kami sa aming lay forum ng Premier Medical Center. Okay po. Maraming salamat po sa pakikinig. Have a nice morning. Magandang araw po sa inyong lahat. Every beginning has an end. And as we end our activities today, let me extend to you our gratitude for the time you have spent with us to celebrate our 26 years of existence. We look forward for a better and much improved health services, not only to be at par with NCR, but to surpass and to give the best health services our institution, the Premier Medical Center, can offer. We do not bid adieu, but see you around as we join hands in making our beloved institution the provider of the best health services in the community. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Premier Medical Center. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagnubay. Maraming salamat po sa inyong lahat.